Magandang araw kaibigan. Welcome sa ating channel. Sa bidyong ito ay pag-uusapan natin ang isang kwento na hango sa totoong pangyayari at tiyak ay kapupulutan mo ng aral at inspirasyon. Tara, simulan na natin. May dalawang magkaibigan na minabuti kong itago sa pangalang Mateo at Jesse para sa kanilang seguridad. Silang dalawa ay higit pa sa magkaibigan ang turingan dahil pareho silang in love sa isa't isa. Subalit ayaw ng babae na maging magkot sila o maging silang dalawa dahil ayon sa kanya ay kontento siya sa relasyon nila ngayon dahil gusto niya munang maabot ang kanyang mga pangarap sa buhay bago siya magkaroon ng kasintahan at maging asawa. Ang lalaki naman ay payag sa gusto ng babae at ayon sa kanya ay handa siyang maghintay kahit gaano katagal. Ang lalaki ay wala ng mga magulang. Namaya pa ang mga ito dulot ng isang car accident. Kaya mag-isa na lang siyang namumuhay sa tahanan ng kanyang mga magulang. Subalit, hindi naging hadlang ito para maghirap ang lalaki dahil bukod sa mabait ito ay masipag itong maghanap ng trabaho at maghanap ng pagkakakitaan. Kaya naman, mas lalong napamangha ang dalaga sa kanya at mas lalong napamahal. At saad ni Jesse sa kanya, kung ang isang babae ay maghahanap ng katangian na magugustuhan nila sa isang lalaki, ay tiyak na siya ang mapipili. Kaya sinabi niya sa lalaki na darating ang tamang panahon para sa kanilang dalawa. Ang babae naman ay medyo may kaya sa buhay. Ang kanyang ina ay mapagmahal na asawa at magulang dahil inaasikaso sila magkakapatid at ang kanyang ama. Ang kanilang padre de familia naman ay isang manager sa isang bangko. Hindi sila tutol sa kung anong relasyon ang meron si Mateo at Jesse dahil alam nila kung gaano kapursigido sa buhay ang lalaki at dagdag pa ng kanyang mga magulang na kung sakaling isang araw ay gugustuhin na nilang magpakasal ay hinding-hindi sila tututol dahil ang akala ng magulang ni Jesse ay magkasintahan silang dalawa dahil sa sobra nilang close at laging magkasama. Sa tuwing sinasabi ito ng kanyang mga magulang sa kanya ay tanging opo ang kanyang sinasagot at hindi siya tumututol sa mga ito dahil mahal niya din talaga ang lalaki. Pangarap ni Jesse na maging isang sikat na fashion designer. Kaya naman, kamay at mata ang pangunahing puhunan niya dito. Madalas niyang isama si Mateo sa mga fashion event para makakuha siya ng mga magagandang ideya habang hindi pa siya eksperto sa pagiging isang fashion designer. Todo suporta naman ang lalaki sa kanyang ginagawa. Ang lalaki ay isang delivery boy sa isang fast food at tuwing day off niya ay nagkikita sila ng babae para mamasyal. Subalit isang araw ay naisipan ni Mateo na mag-renovate ng kanyang bahay sa pamamagitan ng pagpipintura ng mga dingding at paglipat ng mga gamit. Dahil sa tuwing day off lang ng lalaki, sila nagkakasama ay naisipan ng babae na tulungan na lang ito sa pag-aayos. Dumating ang araw ng day off ng lalaki at naisipan niyang unahin ng ayusin ang ilang mga bagay. Nilagay niya ang ilang pintura at kemikal sa istante na nakalagay sa gilid ng pader at naisip ni Mateo na mag-order ng pagkain sa isang fast food habang sila nag-aayos para pang nagutom sila ay kakain na lang sila. Maya-maya ay dumating na ang babae. Habang sila ay nag-aayos, ay naghaharutan pa sila na parang isa talagang magkasintahan. Hanggang sa naisip ng babae na kuhanin ng isang kemikal na nilagay ng lalaki sa isang istante at sinabi niya sa lalaki na alalayan siya, baka siya ay mahulog. Subalit biglang may nag-doorbell. Ito na pala ang delivery boy sa inorderan niyang pagkain. Sinabi niya sa babae
na sandali lang at kukunin ang pagkain na kanyang in-order. Tinuloy pa rin ng babae ang pagkuha sa kemikal na nasa isang galon at pagkuha niya ay hindi pala ito maayos na nakasara at na-outbalance siya sa kanyang tinutungtungan at natapon sa kanyang mukha ang kemikal. Napasigaw siya sa sobrang sakit dahil pumasok pala ang mga kemikal sa kanyang mga mata. Agad siyang dinala sa ospital ni Mateo para mapatignan at agad din kinontak ni lalaki ang mga magulang ni Jesse. Ang kemikal na ito ay hindi naman nakakapaso ng muka o ng balat, subalit kung sa mata ay lubhang mapanganib. Kaya naging dahilan ito para mabulag ang babae at malabo nang makakita pa. Ang tanging paraan na lang ay kung may magdo-donate ng mata sa kanya. Agad naman naghanap ng mata ang kanyang mga magulang, subalit wala silang makuhanan. Si Jesse naman ay nagalit kay Mateo dahil sinisisi niya ito sa mga nangyari. Saad niya kung hindi lang siya iniwanan ni Mateo ay hindi ito mangyayari. Naluha si Mateo sa kanyang mga narinig. Alam niyang kung gaano kahalaga ang paningin sa isang tao. Sinisi din niya ang kanyang sarili dahil sa paglalagay niya nito sa mataas na lugar. Si Jesse naman ay nawalan na ng pag-asa na makakakita pa dahil alam niyang hindi ganoon kadali makakita ng mata na maipapalit sa kanyang mga mata. Isang araw, nagulat siya nang biglang sinabi ng doktor na maooperahan na ang kanyang mga mata at meron nang nag-donate. Nang matapos na ang operasyon, ay nagtataka siyang hindi man lang dumating ang kanyang kaibigan na si Mateo. 3 buwan ang binigay sa kanya ng doktor para magpahinga, subalit hindi niya nakita kahit anino man lang ng lalaki. Gusto niyang humingi ng tawad sa kanyang minamahal dahil sa kanyang paninisi sa mga nangyari. Nang makalabas siya sa ospital, ay agad niyang hinanap ito, subalit hindi niya ito makita. Maging sa tinitirahan nito, ay wala na siya. Makalipas ang 1 taon, ay nakita niya itong nakaupo sa isang upuan at nang kanyang itong lapitan, ay bigla itong gumalaw na tila aalis sa kinaupuan. Nagulat siya na nagsuot ito ng shade at naglabas ng kungkot para pang-alalay sa paglalakad. Nagulat siya at naluha siya at na-realize niyang ang matang nasa kanya ay ang mata ng lalaking kanyang minamahal. Agad siyang tumakbo papalapit sa lalaki at sinabing, "Mateo, patawad." Agad niya itong niyakap ang napakahigpit at tingi siya ng hingi ng tawad sa lalaki habang umiiyak. Tanging ngiti at sambit na okay lang yan. Magiging okay din ang lahat, mahal ko, ang sinabi ni Mateo. Matapos silang muling magtagpo, ay napagpasyahan ng babae na magpakasal na sila. Subalit, tumanggi ang lalaki dahil alam niyang magiging pabigat na lang siya sa buhay ng babae at naisip niyang baka awa na lang ang nararamdaman nito sa kanya. 1 araw ay bigla na lang hindi na niya makontak ang lalaki at hindi na niya muling nakita pa. At sa paglipas ng panahon ay wala na siyang naging balita pa sa kanyang minamahal. At bago tayo magtapos ay shoutout po muna. At kung nagustuhan mo ang ating video, ay bisitahin mo na din ang iba pong video na makikita mo sa screen sa pamamagitan ng pag-click. Maraming salamat!